Mathematics and Science Made Easy. Yan naman ang goal ng Expert Talk na bagong programa na mapapanood dito sa PTV. Hatid ng Department of Science and Technology. Tungkol saan nga ba ito at ano yung mga dapat nating abangan? Alamin natin niya kasama ang ating bisita ngayong umaga. Kasama po natin si Director Richard Burgos, ang Director po ng Science and Technology Information Institute o STII at si AJ Castro na host ng programang Expert Talk. Magandang umaga po sa inyo, si Dr. Burgos joining us live pero si AJ dito live sa studio. Good morning, magandang po. Umaga. Good morning. Okay, well, sir, nabanggit na po natin kanina na ang Expert Talk ay isang educational program na pinangungunahan ng DOST. Ano po ba yung mga layunin ng programang ito, sir? Alright, so ang Expert Talk ay isang bahagi ng aming broadcast program na tinatawag natin na DOSTV. DOSTV. Alright? So this was launched in 2016 para mabigyang kaalaman ng ating mga tao kung ano bang nagaganap sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Pero ang layunin din talaga natin ay mahikayat natin yung mga bata na pumili ng mga kurso at mga careers and professions in the sciences and technology. Kasi po, yun po ang susi ng ating kaunlaran. So, ang Expert Talk ay isang offshoot ng ating programa na kung saan ating bigyang space or pagkakataon ng ating mga experts para makilala sila ng lubos ng ating mga kabataan, right? So, experts contribute to our national development through their contributions to science and technology. At dito, ma-i-interview natin sila, makikilala natin sila, marinig natin sila kung paano sila nagtatrabaho at nagdadagdag ng kaalaman para tayo magiging mas maunlad, right? So, si AJ, ang ating bagong host, alright? Gusto natin may kahit yung mga bata. So, we got a very good film major graduate para magiging bagong host ng DOSTV Expert Talk. AJ! Ayan. So, kasama natin ngayon si AJ. Nakakatuwa kasi vibes pa lang ni AJ. Alam mong very youthful. Tapos, maienganyo talaga yung mga kabataan natin na kumbaga ma-engage also into science, technology, and innovation. So, how is it so far na makausap itong mga expert at paano mo hinihikayat rin yung mga iba pang mga kabataan na maging mas interesado sa siyensa at teknolohiya? No, nakakatuwa po kasi this time yung mga next generation expert naman po, hindi generation namin ang mga nakakausap ko. Kaya naman, nakaka-relate ako sa mga kwento nila at very fun din kung paano nila na-explain sa akin yung field of science na napili nila at kung paano nila nabubuo yung mga proyekto na nanggagawa po nila. Mm-hmm. Well, balikan lang natin si Director Richard. Ano? Director, ano naman po yung mga segment na nakapaloob sa programa na dapat abangan ng ating mga manonood? Alright, so sa mga interviews ng ating mga experts, malalaman natin kung ano ang paghahanda na ginagawa nila para magiging scientist. Ano naman ang mga contributions nila? Ano ang pananaliksik nila? Halimbawa, alam nyo ba, pag merong red tide, alright, ang dahilan yan ay merong mga microalgal organisms na nakakalaso, ano ha? Merong mga paralytic effects. Hindi lang nalalason, nagiging paralyzed pa yung ibang biktima. So, sino ang nakatuklas niyan? Ang una pong nagsaliksik niyan ay isang bantog na scientifico na siyang naging presidente ng National Academy of Science and Technology, si Dr. Sino na nga ba ito? AJ? Yung ating scientifico na nakatuklas, yung ano ba yung organism na nagdahilan kung bakit tayo nakakaroon ng red tide, ano ha, si Dr. Rodora Asansa. Okay? So, dahil sa kanyang pananaliksik, ay mas marami tayong naalalaman tungkol sa phenomenon ng red tide and algal blooms. Kaya, pati yung policy, pati yung mga kailangan nating gawin, right? Mga alituntunin na sundin ay ating napa-form na magbigay alam sa ating mga kababayan para maging handa tayo sa mga algal bloom. Mm-hmm. Okay. Director Burgos, paano po natin mas ginagawa nga, kumbaga, mas relatable sa mga
kabataan. Ito po mga konsepto at paksa na i-discuss po dito sa Expo to. Kasi di po minsan kapag mga bata, yung ilan lang ang mga hirap din sa science, kahit nga math eh. Pero paano po natin na mas nagiging easy to understand itong mga konseptong ito through the program? All right, so... Yes, sir. AJ, are you still there? Yes, sir, I'm still here. Oh, sige, si AJ na lang ang pasasagutin natin. Ano ba, paano ba natin mas ginagawang easy to understand itong mga konsepto ito? Of course, kagaya nga po na nabanggit yung kanina, para sa ilan, medyo overwhelming talaga yung mga paksa ng agham at teknolohiya. No? Pero katulad ng mga gantong programa, yung Expert Talk po, ginagawa natin itong mas easy to understand for them sa pamamagitan ng kung paano natin pinapakita na fun talaga yung science at kung paano ba, kasi hindi lang, ang Expert Talk kasi hindi lang siya science program eh, kundi it's a science, discovery, and life story. So, sa pamamagitan ng mga kwento nila, na mas na-inspire din yung mga kabataan na kaya nilang gawin, kaya ko rin itong gawin. Mm-hmm. So, basta, hindi lang basta math at science, interesting din sa mga kabataan. Mm-hmm. Kasi like si AJ, he's a film major, ano? Hindi naman siya, kumbaga, science-related yung course. Mm-hmm. Pero you'll also learn through this program. As in, kaya nakakatuwa kasi itong mga kabataan to, dahil nare-relate mo talaga yung sarili mo sa kanila. So, yung proseso nila, mas naiintindihan mo kasi same generation kayo at mas madali nila na papaintindi sa'yo yung kwento nila. Mm-hmm. Ikaw ba mahilig ka ba sa science? Nung bata kami, mayroong mga pinapalabas na ganyan sa television tuwing umaga. So, yun na nga yung napansin ko sa generation na to, wala nang ito masyadong klase ng program. Puro TikTok na lang for entertainment. Yung educational naman. Well, at least, no, we have this Expert Talk dito sa PTV. Alright, please invite our viewers po to watch the program. Sige, AJ. Okay, mga ka-Dios ni Barkada, sa muling pagbubukas po ng Expert Talk, ay sana po ay suportahan nyo kami at sana ay samahan nyo kung kilalanin ang mga future expert o mga next generation expert ng ating bansa. Ito yung mga kabataang nagpakita ng galing sa agham, teknolohiya at inobasyon. Kaya naman tuwing Sabado po yan, 4 p.m. with replace Sundays, 10:30 a.m. Dito lang yan, of course, sa PTV4. Okay, Director Burgos, also please do invite our viewers to support this program po. Yes, yes. So, naanyayahan natin lahat ng ating mga kabataan. Also, lahat ng mga science teachers, ano ka, para mas malaman pa nila ang tungkol sa mga eksperto natin sa bansa, ano ha. Every Saturday po yan, 4 p.m. sa PTV4, at saka may replay po ng Sunday 10:30 sa umaga. Makita-kita tayo doon. Ayan, maraming salamat po. At sana no, maraming mga kabataan yung makibahagi at matuto sa bagong programang ito. Salamat. Maraming salamat po. Also, Director Burgos joining us virtually. Thank you, AJ, and congratulations sa new program na ito.